Okay, buksan po natin sa Genesis 1:11. Taysa, wala ka nang ginagawa. Magbukas ka ng Bible. Genesis 1:11. Nahulog, ano no? Nahulog doon. Chapter 1, verse 11. Dito sa likod ng upan. And God said, let the earth bring forth grass and herbs that yield seed, the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is itself on the earth. It was so. Sabi ko sa Tagalog, ha? Sabi ito. Ang sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo. Sabi ito, yung lupa, ha? Sibulan ang lupa ng damo. Pananim at magkakabinhin at punong kahoy na namunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang binhin sa ibabaw ng lupa at magkagayon. Hindi mo na makapatid yung sa ibabaw ng lupa, ibig sabihin na lahat ng lupa, sibulan daw ayon sa kanyang pagkabinhin ng lahat ng punong kahoy. Sabi nito. Ito yung literal play. Literal, mga kapatid. Tapos, Genesis 3:24. Genesis 3:24. Kumuha ka ng Bible. Ano ito sa bago? Ako na lang basa. Hi, Luisa. Ano pa titinaboy ng ang lalaki at nilagay sa silanganan? Basta kunin mo pa rin. Ng halamanan, ng ilid at ang mga kerubin. At ang isang nangilingas na tabak na sumikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy na buhay. Di ba yung kaya binanit ko na ito yung literal trace sa Genesis 1:11? Pero ano yung sinasabi dito na nung nagkasala si Batadan, ay pinalit sila sa Garden of Eden. Tapos yung Garden of Eden ay binantayan ng kerubin at pinalayo sila doon sa inilabas sila. At ito tayo mga kapatid. Kasi ang tama mga kasi literal trace. Sa Genesis 2:9. Genesis 2:9. Sa Genesis 2:9, parang basa. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na kalugod sa paningin at mabuting kanin. Sabi nito mga kapatid na lahat ng punong kahoy na pinatubo ng Diyos ay mabuting kanin. Ibig sabihin, walang masama. Ito yung literal tree. At gayon din sa punong kahoy na gayon din sa punong kahoy ng buhay sa tikna ng halamanan at ang punong kahoy na magkilala ng mabuti at masama. Ano ito bilang dito sa baba, mga kapatid? Sabi nito, ngayon din sa punong kahoy sa tikna ng halamanan. Ito yung out of the ground, mga kapatid. Hindi siya literal tree. Hindi siya literal tree, out of the ground. Kasi sinabi nyo sa verse 1 na lahat ng punong kahoy ang mabuting kanin. Pero bakit na sa baba ay mayroong maliban sa gitna, di ba? Sa Genesis 2:17. Genesis 2:17. Natapos sa tao na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kakakain. Sapagkat sa araw na ikaw kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Dito sa 17, sabi dito na, datapos sa ikaw ay kumain ng kahoy na yun, ikaw ay makilala ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. Tinan mo dito ang kapatid, pero bakit ito sa unang verse ay binanggit ay mabuting kanin? Di ba? Ang nakatukoy nito mga kapatid, ito yung sa Genesis 2:17, ito literal tree, ito yung spiritual tree.
ako sa... Dito sa sabi na tayo sabi. Spiritual exists with literal. Sa Mateo, sa kuwan tayo. Sa John 4:31 hanggang 33. Pakibasa lang. John 4:31 hanggang 33. Thank you.
iyo, Papa. Ito yung pagkain ng salita ng Diyos. Kailangan natin ang pagkain sa atin ay kumakain ng pahingkilin ng salita ng Diyos. Tapos dito sa Diterte, mga kapatid, dito na yun na bakit nagkaroon ng literal na corrupted, virgin corrupted. At mababasa natin sa Genesis 36:7 at sa 2 Corinthians 11:2-3 na sinabi doon ni Pablo na siya yung may panibugho na ukos sa Diyos na ang tao ay may harap niya na malinis. Ngunit siya ay natatakot, baka tayo ay madaya na katulad ni Eva. Na, mga kapatid, kung paano nagaya si Eva noong ng panahon ay sabi ni Pablo na huwag lang tayo madayang katulad ni Eva. Ibig sabihin, nagkaroon ng patakurap ng mind. Kasi hindi talaga literal na punong-putas ang kinakain niya, kundi yung kinor sa kanya ng Diyos, hindi yung bibig, kundi yung buong niya na magkaroon siya ng paghihirap sa panganganak. Kaya hindi siya literal na napunta sa malayon, kundi yung espiritual na pagdaya. Yun lang, mga kapatid. Pwede mo yun? Ate ba? Sige. Tanong. Tanong mo lang, ano yung pagkakaiba sa Genesis 2:9 at saka doon sa... Maupo na. So, si Elizabeth. Tunay at pinatubo ng Panginoong Diyos ang lupa ang lahat ng punong kahoy nakalugod sa paningin at mabuting kanin. Gayun din ang punong sa nakaw Genesis 17:17. At ang punong kahoy na pangilala ng mabuti at ng masama ay huwag kang kakain sapagkat sa rin na kumain niyo ay walang pagsalang makatay ka. Dito sa Genesis 2:9, ito yung literal 3. Literal. Pero pa natin sa Genesis 2:17, ito yung out of the ground. Hindi na sa literal 3. Mayroon pa tanong? Dahon ng igos ay literal siya ng dahon, pero type sa atin na yung denominasyon. Kaya nga nung ang Diyos ang pumatay ng kordero para ipagtakip sa kanila, type na kay Kristo. Kaya yun. Pero igos na lang ang pinatakip na una. Mayroon pa tanong? Literal na literal na nagayon. Tapos sabi ko kanina,
Tonight. At kinatuho ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong tao ay nakalugod sa paningin at mabuting kanin. Gayun din sa punong tao ay nabuhay sa dagat ng halaman at ang punong tao ay yung pinakababa, anong parang lugubad? Sabi ko kanina, nagtabi ko nga doon ay Tris, not literal. Oh. Ngayon, nagbukas ka ng talata. Itong mga talata na to, tinanong sa'yo, anong pagkakaiba ng tunay sa kato si Pintanya? Sa tunay, ito yung mga Tris na literal. Oh. Pero yung ano mo, dito sa taas, itong mga talata na to, not literal Tris. Oh. Ha? Oh. Di magkakaroon. Ano ka bubuwan? May tanong ba? Ay, may binanggit dito yung ano eh. Yung nasa gitna ng punong tao na buhay. Sino yun? Kasi sabi mo literal dito. Sa gitna ng punong tao eh. Hindi ito literal na sa gitna. Wala, pero hindi siya literal. Hindi siya taas, sabi nito. Hindi siya taas. Genesis 1:11 at saka 2:9 kasi tatlong klase ng 2:9.
Yung 111, isang krista. Susog ako. Ano ba yun? Badaligi. Badaligi. Diyan po si Bernard ng 50 seconds. Kaya mo? Kasi, sumukas. Four. Okay tayo. So, bigyan kita 1 minute. Bilis ako lang yung tinignan mo yung Genesis 2:9, parang malilito ka kasi sabi doon, also parang akaklayin mo, meron siyang literal divinity siya. Pero tinignan mo, ang keyword lang doon ay yung, sabi ay, lahat ng mula sa lupa, natutubog sa earth, lahat yan ay literal. Three. Sa Genesis 2:9, sa Genesis 2:9, sabi ko, binanggit yung also. Yung also, hindi ibig sabihin parehas talaga. Pag sinabing also, iniyahan yung tulad. So sa Genesis 2:9, basahin natin talaga. So, sabi doon, ang pinatubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin. So literal triyan. At mabuting kalin. Lahat ng nasa lupa, natubo sa lupa ay mabuti. So walang spiritual kasi binanggit na nga lahat eh. So lahat ng nasa lupa na green na tumutubo, yun ay literal trees. Kasi sinabi ko sa Genesis 2:9 na and also in the midst of the garden, yan ay yung spiritual. Bakit siya spiritual? Magaya nga yung sinabi ko also, inihahalin tulad ka siya, hindi siya talaga magkakarelas. Si Kambal. Yung kupari yung tree, yung tree na literal, meron din tree na spiritual. So mababasa natin sa Proverbs chapter 3 verse 18. Mababasa sa lahat. Sabi doon, yung tree, ito ay literal, spiritual tree, which is tree literal. Yung tree yung tao. Pero spiritual, pwede rin siyang tree. So sabi ko, siya yung punong kahoy ng buhay sa mga siya yung punong kahoy ng buhay sa mga nangawak sa kanya. Kapalag yung mga taong nangawak sa kanya. Huwag talaga. So yun. So hindi talaga siya yung pagkakaiba kasi kung sasabihin mo yung tree of life at saka yung tree of knowledge of good and evil na literal trees. Sabi dito, may isa pang evidence na hindi siya tumubo mismo sa out of the ground. So hindi siya specific na out of the ground na tumubo sa lupa, kundi hindi binangkit na also lang sa lupa, pero hindi may specific na talaga siya ay mula na sa lupa. Gusto kong tanong na yung ministry sa if not literal. Sabi